Isa magandang morning naman sa inyo mga guys at wala na naman tayong trabaho. Kaya eto, tara mag-bike check ulit tayo. Gawa nga nung may request yung ating mga kaibigan nung nakaraan linggo pa. Eto, ituloy na natin para dito sa second bike. So, tara, check natin. Simulan na natin. So ngayon, meron tayong frame set na Pinarello Dogma F12, kung makikita nyo, size 54. Alam nyo naman, medyo malaki tayo. 5'11 ang height. Tapos, meron tayong stem na 120mm na ultra talon. Ayan. Isang buo na siya, kung makikita nyo. Ayan, naka-super aero na siya. Ayan, oh. Sound check. Carbon Lodi. Tapos, meron tayong ilaw. Ayan. Ayan yung brand niya. Kailangan natin yan para sa safety natin pag maalis tayo ng madilim pa or gagabihin tayo. Kailangan yan. Ayan o, makikita nyo, ang lakas. Maliwanag naman, pero makikita nyo yung ilaw niya. Ayan natin. Tapos, next is SOS G na speedometer. Makita nyo, wireless na rin siya. Ika mukha dati, may mga hassle pang nakatali-taling wire dyan. Ito ngayon, GPS na. So, pwedeng i-connect sa cellphone. Yan. Malinis ang tingnan. Ang next natin, is group set natin. Mag-start tayo sa shifter. Shimano 105. Yan. Ang kabila. Kaya lang yung kabila, nabasag siya. Dati kasi nag-ride ako last year. Nakasagasa ako ng aso, nag-superman ako sa karsada. Ayan, buti ito lang ang nabasag. Ito lang ang nabasag niya. Tapos may konting gasgas lang sa likod. Ayan, buti na lang. Salamat kay God, ito lang. Madali naman palitan. Pero hindi ko pa napapalitan hanggang ngayon. Ayan, tapos punta tayo sa caliper ko. Shimano 105. Front wheel natin, 24 spokes na bladed. Yung rim natin, itik-check, carbon lodi. Ayan, carbon tayo. Tapos, punta tayo dito sa ating saddle na EC90 din siya na carbon. Pitik check, carbon din yan. Ayan. Tapos, yung ating seat post, makasama na yan kapag binili mo yung frame set. Siyempre, kasama rin yung fork. Ayan. Pitik check. Carbon lodi. Ang sexy nung ating fork. Ang daming curves. Ayan o. May pag-aaral lang yung mga curves na yan sa, ayon sa kanila. Para maging aerodynamic talaga. Ayan. Tapos balik tayo dito sa may seat post. So sa seat post natin, may nakakabit na ilaw. Siyempre for safety ulit natin. Kailangan may taillight tayo. Meron tayong steady. Meron tayong blinker. Ayan. Kailangan niya pag ginagabit tayo o maaga tayo maalis pag madilim pa. Tapos next, meron tayong bike race number or kung ano man ang tawag nyo dito. Kung gusto nyo ng ganito, pwede kayong mag-chat sa page ko na ito, makikita nyo rin, Tones Design. Ayan, chat nyo lang ako doon. Usap tayo kung anong design ang gusto nyo, anong gusto nyo ilagay. Tapos, pag in-avail nyo to sa akin, makukuha nyo na rin, may kasama na rin holder. Kaya ikakabit nyo na lang to kapag nag-avail kayo sa akin ito. Ayan, makikita nyo, kakaiba yung kulay ng akin. Siyempre, gusto ko, kakaiba yung akin. Kaya ganito yung kulay ng akin. Ayan, nakikita niya yan. So, yun, baba na tayo dito sa may, 105 din yung ating caliper sa likod.
So, yun guys, punta naman tayo sa gulong. Ang gamit yung gulong is Continental Ultra Sport. Yan. Ang wide niya is 25mm. Yan, medyo malapad. Sabi nung iba, mabagal daw kasi malaki. Pero, base naman sa research ko, tapos napanood ko sa Tour de France, last year, lahat ng contender sa Tour de France, 25mm wide ang gamit. Na base sa pag-aaral nila, sa mga scientists nila or engineers, na mas makakatulong daw yung 25mm laban sa 20 sa 23mm wide na tire. So this year, naglabas sila ng statement na lahat sila magpapalit ng 28mm na tire. So pag naubos to, magpapalit na rin tayo kasi siyempre idol natin yung mga nasa Tour de France, magpapalit na rin tayo nito. Kasi sila pinag-aaralan talaga nila. Kaya pag naubos yung tire natin na to, magpapalit na rin tayo ng 28. Saka isang bagay din, kung gusto, kaya gusto ko nung malaki, protection din dito sa ating rim. Kasi nakakarbon din tayo na rim. Siyempre, mas malaki, mas mapaprotektahan ng gulong yung ating rim. Tama ba guys? Yan. Kaya yon, pag naubos, papalit na ako ng 28mm wide na gulong. So punta na tayo sa ating rim. Naka full carbon tayo na rim na easy race. ECC race. Yan. Itik check. Carbon lodi. Yan. Yan yung rim natin. Carbon. Tapos yung ating hub. Siyempre ECC rin yan. Kasi wheel set nga. Tapos sound check natin yung ating free hub. Six post siya. Yun. Kalutong. Kalutong nung tunog natin. Sabi, sarap pakinggan. Itam na, stop na natin. Ayan. Alatong guys. Tapos, naka-bladed spoke tayo. Pero hindi naman ganun kalapad. Pero saktuhan lang. Bladed spoke. Tapos, punta naman tayo sa sprocket natin. Meron tayong 11 speed na sprocket. 11 by 28. Na sprocket ang gamit natin. So, medyo maliit talaga. Talagang gamit siya para maging matulin. Hindi ka mukha nung ibang sprocket na medyo malaki. Ito, mas okay na sa akin. Mas magaan eh. Ayan. Tapos, punta naman tayo sa RD. Siyempre, Shimano 105. Yung chain natin is Shimano 105 din. Ayan. Punta naman tayo sa FD. Siyempre, group set eh. Shimano 105. Ayan. Sa crank natin, of course, Shimano 105. Ayan. Makikita nyo naman. Ang ngipin is 52 by 36 feet. Ayan, na hollow tech. Ayan, puro black series siya. Tapos, ang ating pedal, siyempre, group set nga, 105. Ayan, ito yung modelo nila na klase ng 105. Tapos, punta tayo sa battle case natin. Holder, is 90 na carbon. Tick check, carbon lodi. Carbon lodi. Carbon lodi. Asa yun guys, ito yung ginagamit ko pag may karera, pero hindi ko matalas gamitin. Bali, magto 2 years na sa akin to, yung bike na to. Nabili ko siya kay Sportsman PH na makikita nyo sa FB. Mamaya ilalagay ko yung link niya. Saka yung page niya sa vlog ko para kung gusto nyo bumili ng ganitong bike. Yun nga pala, minsan naisali ko rin to sa isang show dito lang sa amin. Bali, nanalo siya ng second place sa bike show dito lang malapit sa Candaba. Ito yung nakuha natin yung reward. Ayan. Saka konting trophy. Tapos konting cash prize. Kaya medyo sulit na sa akin to. 2 years na to alas eh. Yung bike ko na to. Kaya tapos ilang karera na rin yung sinalihan ko. Hindi nanalo pero pasok sa top 10. Malalakas kasi mga bata eh. Lalo sa road bike. Pero hindi naman kaya tayo ganong naiwan. Pasok tayo sa top 10 eh. Ayan, bike natin. Sabi lang. Ayan o. Tick-check! Carbon lodi. Yeah. Ayan yung bike natin. Ito yung bike number 2. Ayan. So yun guys, natapos na natin yung bike check natin sa ating second bike. Sana nagustuhan yung video.
At sa susunod, doon naman tayo sa isa ay nasa taas. Ayun. Pasilip lang. Salamat sa panonood, mga kapadyak. Ride safe.